Sa mga balitang mayroong pag-asa, mga pastor at manggagawa ng Cavite Mission nagsidalo at nakinabang sa Asian Theological Society Forum na idinaos sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Pangangaral at paglilingkod ng mga care group sa Vientiane District, matagumpay na umakay ng mga tao sa pagbabautismo. Medical mission at 10 araw na pangangaral sinagawa ng Adventist Hospital Palawan Church sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City. Adventist laymen, pastors at care group leaders dumalo sa NDR-IEL orientation bilang paghahanda sa gaganaping malawakang pangangaral sa Palawan Mission Territory sa buwan ng Oktubre. Mga tagapamuno at mag-aaral sa Northern Luzon Adventist College masayang nakinabang sa isinagawang Health Expo sa kanilang paaralan. Bayanan Seventh-day Adventist Church sa Oriental Mindoro, ipinagdiwang ang 43rd anibersaryo. Gloria District Adventist Women, pinangunahan ang 10 araw na pangangaral sa Oriental Mindoro Institute Seventh-day Adventist Church. Music Fellowship na pinangunahan ng North Philippine Conference Music Ministries, nagbigay inspirasyon sa mga Adventist singers, songwriters at music arrangers na magpatuloy sa paglikha ng mga awit papuri sa Diyos. Vacation Bible Experience isinagawa ng Adventist Hospital Palawan Church bago magbalik eskwela ang mga bata. Mula sa tanggapan ng North Philippine Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Dinaluhan ng mga pastor at manggagawa ng Cavite Mission ang forum na pinangunahan ng Asian Theological Society sa AIAS o Adventist International Institute of Advanced Study. Doon ay nakinabang sila sa mga talakayan at pagbabahaging may kinalaman sa Trinity Doctrine ng Seventh-day Adventist Church. Si Samuel Prentes para sa Kabuuang Balita. Ang mga manggagawa ng Cavite Mission ay dumalo at nakilahok sa Theological Forum na inorganisa ng AIAS Asian Theological Society. Ito ay resulta ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan ng Cavite Mission Administration at Ministerial Department sa AIAS Asian Theological Society. Maganda na nagkakaroon ng saligwayan. Saligwayan ng pananaw, saligwayan ng mga gawain ng mga nasa field at ng mga nasa eskwelahan, no? Kagaya ng mga tanong kanina, no? So merong presentasyon tungkol sa theoretical na theological na bahagi, ano? Pero may ang mga tanong ng mga pastor natin sa Cavite ay napakaganda sapagkat yun nga naman ang nararanasan nila sa field. So paano ngayon natin pagsasalikupin itong theory at saka yung practice, ano? So sa palagay ko nagkakaroon ng mutual benefits yung organisasyon at saka yung mga attendees na especially Cavite Mission. Ang tema ng forum sa taong ito ay Revisiting the Doctrine of the Trinity, kung saan tinalakay ang mga issue at binigyang linaw ang mga kontrobersyang nakapalibot sa doktrinang ito. Ang pag-upo po o ang pag-attend sa ganitong forum ay isang paglilingkod dahil yung pong ating natutunan, ipapamahagi natin sa ating mga kapatid. Lubos ang pasasalamat ng mga manggagawa ng nasabing misyon sa mga programang tulad nito. Ako'y thankful sa Panginoon na ang ating church, ang ating mga pamunuan ay talagang pinagkakalooban nila ng panahon yung mga manggagawa na lumago professionally. And also as a pastor, this is our profession, our calling. Natutunan ko for this first part ng forum ngayon ay talagang tumutulong sa akin na maunawaan at may share din yung aking knowledge na nakuha about sa Trinity. Mula rito sa Silang Cavite, layunin ang maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Patuloy na lumalago at nagtatagumpay ang gawain ng mga care group sa Binian District. At noong nakaraang Sabado, September 3,
ay 7 tao ang kanilang naihatid sa Panginoon at nagpasyang magpabautismo. Ang masayang bunga ng pakikisangkot ng nasabing distrito sa gawain balitang hatid ni Alexander Joy Borlongan. Saksi ang langit kasabay ng pagbuhos ng ulan sa 7 kaluluwang tumanggap kay Kristo mula sa isinasagawang Care Group Evangelism ng Binyan District ngayong 3 ng Setyembre taong kasalukuyan dito sa South Spring, Binyan, Laguna. Bumuhos ang biyaya ng ating Panginoon sa puso ng kanyang mga manggagawa sa pinagsamang Care Group Evangelism na siyang patuloy na isinasagawa sa distrito ng Binyan. Kinasasangkutan ito ng mga kapatiran at misyonero na naglalayong palawakin ang Seventh-day Adventist Church at magpalaganap ng pabalita ng ating Panginoon. Ito ay nagbunga ng isang kaluluwa mula sa Malaban, 3 kabataan sa Timbao at 3 rin mula sa Courtyard Soro-Soro. Akin pong pinasasalamatan ang Panginoon unang-una at ang pangalawa po ang puwersa ng mga manggagawa sa pamagitan po ng care group. Sa pamagitan po ng ating layman at laywoman doon na siyang patuloy na gumagawa at ito ang naging dahilan sa pamagitan ng Banal na Espiritu nagkaroon ng bunga. Ikinagagalak ko po na makasama itong mga 7 kaluluwa, 7 brand niyong kaluluwa na tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng banal na bautismo. Diba inano ko ni Brother Romy na mag-Bible study. Then yung sunod-sunod na sa pagba-Bible study namin, doon ko naramdaman na yung Panginoon. Una po, nais namin magpasalamat sa Panginoon sa opportunity na makapaglingkod sa Kanya. At we answered the call na kami ay isesend sa Barangay Timbao without knowing the kung anong kalagayan doon dahil sa aming we will go. Saan man kami dadali ng Panginoon ay we will go. Anuman yung maranasan namin na ihanda kami ng Panginoon na hindi namin hanapin yung aming comfort zone, kundi ang kung saan kami gagamitin ng Panginoon sa gawain na maging blessing sa iba. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa distrito ng Binyan, Laguna, ako po si Alexander Joy L. Borlongan mula sa Hope Today and PUC News. Nagsimula sa pagsasagawa ng isang medical mission sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City, ang paglilingkod na pinangunahan ng Adventist Hospital Palawan Church. Ito ay unang bahagi ng kanilang idinaos na 10 araw na pangangaral na sa huli ay umakay sa 21 tao na tanggapin ng Diyos at nagpabautismo. Nagbabalita si Josamel Tadlas. Muling natagumpay ang gawain ng ating Panginoon pagkatapos po na masayang pangaral gabi-gabi sa 10 araw dito po sa Barangay Irawan, bayan po ng Puerto Princesa, Palawan. Patuloy ang Adventist Hospital Palawan sa pangunguna ng Chaplaincy Department na tumutugon sa panawagan ng Panginoon na humayo at ikalat ang pabalita ng kaligtasan. Sa pagsisimula ng 10 araw na pangaral noong Hulyo 28 sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City, ay ginawa din ang isang medical mission na kung saan ay napaglingkuran ang 282 kamaresidente na nasabing barangay. Lubos na ikinagagalak ng mga residente ang libreng konsultasyon, tuli at iba pa mga serbisyo na labis na nakatulong sa kanilang kalusugan. Natuwa din at pinagpala ang mga dumadalo gabi-gabi habang sila ay nakikinig sa mga lektura at pangaral kung paano maging masaya at malusog ang kanilang mga buhay at pamilya. Kasama na din ang pagtuklas sa mga salita ng ating Panginoon na siyang nagbukas sa kanilang mga isipan patungkol sa katotohanan. Ang mga pag-aaral ay pinangunahan ni Sir Hermenio Cabusog at ni Sir Marijo Pialago na siyang kasalukuyang pangulo ng Adventist Hospital Palawan. Dahil sa pagtatyaga ng mga kapatiran at latigit sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay, ngayong araw ay masayang tinanggap ng 21 mga kaluluwa ang ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, habang ang iba naman ay patuloy na nanalangin at nag-iisip sa desisyon na kanilang gagawin. Sa biyaya ng Panginoon at sa patuloy na paggawan at pag-aalaga ng mga kapatiran, tiyak na marami pa ang maidagdag sa bilang ng mga tatanggap sa ating tagapagligtas. Mula po dito sa Adventist Hospital Palawan, layuning makatid ng balitang may pag-asa, ito po si Josamel Tadlas
para sa Hope Today in PUC News. Tinipon ng Palawan Mission ang mga layman, pastor at leader ng care groups sa teritoryo nito upang magkaroon ng orientation. Sa pangunguna ng NDR-IEL Department, layunin ng orientation na may handa sila sa gaganaping malaking pangangaral ng misyon sa darating na buwan ng Oktubre. Ang iba pang detalye, nasa balita ni Jasper Maningding. Nagtipon-tipon ang mga layman, care group leaders, pastors mula sa iba't ibang distrito upang makinig sa mga lektura na patungkol sa mga preparasyong gagawin sa mga darating na malaking gawain sa iba't ibang lugar na nasasakupan ng Palawan Mission. Dinaluhan ng mga layman and care group leaders mula sa iba't ibang distrito ng Palawan Mission ang isinagawang orientation ng NDR-IEL Department sa pangunguna ni Pastor Dan Matulak. Layunin ang programang ito na ihanda at pag-usapan ang iba't ibang mga preparasyong gagawin para sa darating na evangelism na gaganapin sa buwan ng Oktubre sa Puerto Princesa Coliseum. Isinagawa ang orientation na ito sa kadahilanan na maihanda ang ating mga laiko, ang ating mga missionary para sa nalalapit na gawain ng ating Palawan Mission. At kasama rito sa gawain ito ay ang ating Quiet Hour and the Grace First Ministry. So, tinuturuan natin ang ating mga kapatid, ang ating mga laymen para alam nila ang kanilang gagawin pagdating sa field. So, it is more on their educational, their orientation para pagdating nila sa kanilang mga lugar ay alam na nila ang kanilang gagawin. So, that's the primary purpose of this orientation. Nagbigay ng mga lektura ang mga leader ng misyon na mangunguna sa malaking gawain na ito. Isang malaking kagalakan sa mga dumalo at mga tinawagan para manguna sa gawain ng preparasyon sa kanilang mga iglesia. So marami po akong natutunan na sa aking buhay na marami pala akong pagkukulang. Akala ko sa buhay ko ay tama na maglingkod ako, magsimba, tama na. Pero nung pumunta po ako dito, doon ko po na napag-isip-isip na yung paglilingkod ko sa Panginoon ay kulang pa pala. Na kailangan pala na gampanan ang gawain tulad ng ipangaral ang salita ng Diyos. So par ang daming natutunan, isa sa manatutunan kung paano isulong na mapadali yung gawain ng Panginoon. Nang sa gayon, babalik na siya pag natapos na yung gawain na yun. Patuloy na lumalago ang gawaing ibinigay ng Panginoon sa ating iglesia dahil sa patuloy na pagtugon ng mga miyembro sa panawagan ng Panginoon na humayo sa kanyang banal na gawain. Mula rito sa Puerto Princesa City, Jasper Maningding, hatid ay Balitang May Pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Masayang nakinabang ang pamunuan at mga mag-aaral ng Northern Luzon Adventist College sa programang Pangkalusugan o Health Expo na idinao sa kanilang paaralan. Ang Health Expo ay naisakatuparan sa pangunguna ng Health Ministries Department ng NLAC Church at panukala na isagawa din ang programang ito sa mga kalapit nilang komunidad. Nagbabalita si Mike Daniel Subala. Healthy! Beneficial! Fantastic! I will go with the healthy glow. Ito ang sigaw ng bawat estudyante ng Northern Luzon Adventist College sa isinagawang Health Expo ng Health Ministries Department ng NLAC SDA Church. Health Expo ang nakitang tumpak na programa upang tugunan ang pangangailangang malinawan, mapag-aralan at makapagbigay ng awareness ang Health Ministries Department ng NLAC Church para sa bawat lalaki at babae, bata at matanda na pinaglilingkuran nito. Even though we are still at the period of pandemic, no, we continue to promote health. Pangunahing tagapagsalita ay si Dr. Salvador Rodrigo. Sa kanyang mensahe, kanyang idiniin na, I want to impart to them a life na naglilingkod sa Panginoon, number one, and a life na kahit tatagal ang buhay nila, ay they have a quality of life na wala pong masyadong sakit, walang nararamdaman, na hindi maganda sa kanilang pangunahing. Lubos namang kinatuwa ng mga student nurse ang nangyaring karanasan ng paglilingkod. Masaya po na nakakalingkod
kami, saka po naming church member at estudyante. Sapagkat bilang estudyante, nakakatulong na agad kami at naibibigyan namin sila ng proper knowledge tungkol sa kanilang health at maganda na part kami ng ministry ng Panginoon. Isa po sa mga aims ng ating school of nursing at mission ng ating school of nursing ay maging missionary minded po kami ng estudyante. Inaasahan naman na magpapatuloy ang nasabing programa. At pagkatapos nito, lalabas naman po sila upang sa ganun ay maihanda naman yung mga maging malusog naman ang mga komunidad. So ito yung naging layunin dito, unang ma-benefits ang church, then lalabas din para maglingkod naman sa community. Pasalamat naman ang handog ng mga dumalo. Very supportive ang Inlac Church. Lalong-lalo na din ang Inlac Association ng Health Professionals. Sila ay nag-join together in order to conduct this kind of program, pre-health expo. Mainam na umpisahan sa medical missionary work ang pag-aabot sa komunidad. Mabisa itong sangkap sa pagdala ng mabuting balita sa mga tao, kung kaya ang NLAC ay may malaking hakbangin ng naumpisahan sa gawaing ito. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News. Ngayong taon ay masayang ipinagdiwang ng Bayanan Seventh-day Adventist Church sa Oriental Mindoro ang kanilang ika-43 anibersaryo. Naging tampok na bahagi ng kanilang selebrasyon ang pagbabaliktanaw at pagpapasalamat sa Diyos sa kaniyang patuloy na pangunguna sa kanilang simbahan. Inulunsad at itinilaga din nila ang kanilang Facebook page na inaasahang maging bahagi sa paglago ng kanilang gawain at paglilingkod. Si Jean Magtibay para sa report. Bilang pasasalamat at pag-alaala sa kabutihan ng Diyos sa Iglesia ng Bayanan sa nakalipas na 43 taon, masayang ipinagdiwang ng mga kapatid ang anibersaryo ng Iglesia noong 27 ng Agosto na nakasalig sa temang Saved by Grace. Bahagi ng pagdiriwang ay ang pagbibigay ng sertipiko ng pagkilala sa mga miyembro ng iglesia, mga pastor, at mga bisitang dumalo. Pinasinayaan din ang Bayanan Seventh-day Adventist Church Facebook page sa pangunguna ni Bayanan Church Communication Director Randy Digma upang higit na mapalawak ang ministeryo ng iglesia. Sa ngalan ng aming maliit na iglesia, talagang pinagpala kami. Ang aming church ngayon ay unti-unting gumaganda at yung kalagayan ng mga kaanib, talagang mararamdaman mo yung faith. Sobrang nabless po kami sa anniversary yung ginawa ngayon at ang pag-ibig ng Panginoon ay sobra din namin naramdaman dahil napakabuti niya sa amin dahil nakaraos kami sa tulong ng mga kapatiran at nabless namin ang bawat sa amin na inspired kami sa pag-aasikaso para mailahad itong gawain ngayon. Nakita ko yung kasiglahan ng mga kapatid natin. Sabi nga, sa tema na iyan na Saved by Grace, ay kumbaga naniniwala ako at nananampalataya ako sa Panginoon na malaki ang impact. Nadagdagan yung ating, sabi nga, ay mga baong pang-espiritual para mas tumatag tayo. Grace is not your own merit, it's not my own power. That is given to every believers of this church. Amen? Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng biyaya ni Kristo. Ito naman ang naging mensahe ni South Central Luzon Conference Evangelist Pastor Wally Panaglima na naging tagapagsalita sa isinagawang pagsamba. Araw ng Banal na Sabat, ako'y nagagalak sa Panginoon sapagkat ang Church ng Bayanan ay nagdiriwang ng 43rd anniversary. Ang aking pabalita para sa inyo ay manatiling matatag, matibay. At ang iyong tema na By His Grace, sana sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus, magtatagumpay ang kanyang bayan, magtatagumpay ang lahat ng mga bagay sa inyong gagawin sapagkat si Diyos na siya nagbibigay ng biyaya at pagmamahal para sa inyo. Sa inyong lahat, may the Lord continue to bless our church, especially your ministry to the community. Kasama din sa pagdiriwang ay ang Iglesia ng Dulangan na siyang anak na Iglesia ng Bayanan. Bilang anak po ng Iglesia ng Bayanan, isa pong malaking kagalakan para sa akin na makita na sa 43 anibersaryo ng Iglesia ay patuloy pa rin sila sa kanilang kasiglahan na bagaman sila ay nandun na sa kanilang edad
ay ganun pa rin kasigla ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang tapat na pagpatnubay sa kanyang iglesia, lumipas man ang mga panahon. Layunin maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si Jean Magtibay para sa Hope Today and PUC News. 10 araw na pangangaral o evangelism ang pinangunahan ng Gloria District Adventist Women's Ministry sa Oriental Mindoro Institute Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing pangangaral ay nagbigay halaga sa aktibong pakikisangkot sa gawain at paglilingkod ng lahat ng miyembro ng simbahan, maging ang mga kababaihan. Nagbabalita si Romel Sena. Malaki ang ginagampanang responsibilidad ng mga kababaihan sa gawain ng ating Panginoon. Isa na rito ang ginanap na Women's Crusade na nagtapos noong 27 ng Agosto. Sa temang Be Happy, Be Healthy for Time and Eternity, 10 araw na ginanap ang gawain ito sa Oriental Mindoro Institute Seventh-day Adventist Church na sakop ng Distrito ng Gloria. Sa pangunguna ni Pastor James Gonzales, ang nakadestinong pastor, ang gawain ay aktibong nilihukan ng mga kababaihan ng nasabing distrito. Binigyang diin din ng programang ito ang aktibong pakikisangkot ng mga kababaihan at lahat ng kapatiran sa gawain ng ating Panginoon. Maasa ako na naging hamon sa amin at ito'y huwag namin kalimutan ang ganitong mga pagpupulong na ibinigay ng Panginoon sa amin. Salamat sa Panginoon sa mga kababaihan itinalaga upang ang bawat isa ay lubos na makinabang. At umaasa ako na sa susunod ng mga pagpupulong kung makakaroon ng ganitong pagkakataon ay sana ang mga kababaihan ay maging hamon at maging isang mabuting liwanag kami sa kapaligiran dahil sa aming tinanggap ng mga patutuo at saka mga kaalaman na natanggap namin sa pagpupulong na katulad nito. Sa pagtatapos ng Women's Crusade ay ginanap rin ang District Fellowship sa kaparehong lugar na dinaluhan ng mga miyembro ng simbahan sa buong distrito. Bilang ama ng distritong ito ay nais kong hikayatin at i-encourage ang bawat kapatid, especially ang bawat mga kababaihan na makisangkot sa banal na gawain ng ating Panginoon, especially sa mga huling kapanahonan na ito na kung saan ang ating tema ay I will go with my church. Nakikayat ang bawat isa na humayo at magsaksi patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Iba't iba man ang kasarian, ngunit lahat ay mayroong importanteng gawain at magandang plano ang ating Panginoon. Lahat ay gagawa, bata man o matanda, lalaki man o babae. Patuloy nating ipanalangin ang pagtatagumpay ng mga gawain ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Romel Sena para sa Hope Today and PUC News. Sa temang God's Music in Paper and Pen, idinaos ang isang music fellowship sa Ligao Seventh-day Adventist Church, Albay, Bicol. Sa pangunguna ng North Philippine Conference at Southern Luzon Mission Music Ministries Department, ang pagtitipon naging inspirasyon sa mga Adventist singer, songwriter at music arranger na magpatuloy sa paglikha ng mga makalangit na awitin at musika. Ang balitang hatid ni Alisa Joy Burse. God's Music in Paper and Pen ang tema ng espesyal na Sabbath na ipinagdiriwa ngayon, kung saan papuri at pasasalamat sa ating maylalang sa pamamagitan ng mga awitin ang maririnig. Purihin ang Panginoon sa patuloy niyang paghanda sa kanyang bayan sa tulong ng musika. Habang isinasaalang-alang ang health and safety protocols, ay ginanap ang isang music fellowship sa Ligao SDA Church na dinaluhan ng mga singers, songwriters, composers, and arrangers ngayong 20th ng Agosto, taong 2022. Sa pangunguna ni Pastor Moni Tugay, SLM Music Director, ay naging masigla ang programa sa pamamagitan ng mga awitan at mensahe na nagpalago sa ministeryo ng bawat isa. Ito po ay awareness program ng lahat ng ating mga kapatid, lalo-lalo na ng ating young people, na sila po
ay mayroon palang nakatagong mga talento kung paano mag-compose, kung paano magsulat, kung paanong ilatag ang tuno sa kanilang mga sinulat na mga magagandang mensahe. Pangalawa po, letter B, battery of local songs dito po sa ating misyon. Pangatlo po, letter C, collaboration na gagawin po ang iba't ibang department. Pang-apat po, letter D, wide discovery ng mga talents. At magkakaroon ng mga tunay na dedication sa ating mga kabataan. Mas lalo pang naging interesado ang mga dumalo sa lektura na inihatid ni Dr. Josie Felda Calera, NPUC Music Director. Dahil dito, ay nagkaroon ng mga dumalo ng mas interesadong pakikilahok sa gawain ng Panginoon. Ma-i-project natin ang ating objective na sa ating iglesia, maipakita din natin na tayo ay mga Seventh-day Adventists sa pamamagitan ng music ministry. At ang ating vision dito ay every member ay makikisangkot at every talent ay dapat ma-enhance natin, ma-develop. Isa sa masasabi kong experiences ay itong event na to na binigay ni Ma'am Josie. Mga composition na pwede namin ayusin, pwede namin i-share, lalong-lalo na sa mga tao na gustong ma-inspire ng mga awitin. At sana po ay itong event na to hindi lang po ngayon itong mangyayari, kundi sa darating pa po mga panahon at magamit pa po namin ang aming pong mga talento sa paglilingkod po sa ating pong Panginoon. Mula dito sa Ligao City at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Alisa Joy Burse nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagsagawa ng Vacation Bible Experience ang Adventist Hospital Palawan Church na masayang kinasangkutan ng mga nasa 200 mga bata bago pa man sila bumalik sa pagpasok sa eskwela. Ang nasabing BBX ay naging masayang karanasan at biyaya hindi lang sa mga batang naging bahagi nito, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang at guardian. Nagbabalik si Josamel Tadlas para sa report. Vacation Bible Experience, iyan isang programa na ating ginawa dito sa Adventist Hospital Palawan na siyang nagbigay ng sobrang saya sa mahigit kumulang 200 kabataan dito sa Adventist Hospital Palawan. Bago bumalik ang karamihan ng mga kabataan sa kanilang mga paaralan, sinigap ng Children's Department ng Adventist Hospital Palawan Church na mas maging makulay ang kanilang bakasyon kasama ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Vacation Bible Experience. Ang Vacation Bible Experience ng Seventh-day Adventist Church at Adventist Hospital Palawan ay ginanap sa 2 batches. Yung unang batch po natin ay ginanap para sa mga empleyado at saka members ng church dito sa loob ng main campus. Yung pangalawang batch naman po ay ginanap para sa care groups na kinabibilangan ng mga bata dito sa ating church. Ginawa nating 2 batches kasi medyo malaki yung number of children na kailangan mag-participate, and this is also a way that we empower our church kids dito sa main church na maging involved sa pag-lead ng mga other kids sa care groups. So yung team natin sa Vacation Bible Experience ay kinabibilangan ng mga Master Guide volunteers, mga hospital workers, mga church members, at ang ating mga core groups sa ating care groups. And they were very enthusiastic in inviting the kids and being involved sa mga activities ng ating Vacation Bible Experience. Naging makahulugan din ang programang ito hindi lamang sa mga kabataan, kundi ganun na din sa kanilang mga magulang dahil kalimitan sa kanila ay bihira lang o hindi pa nakaranas ng mga ganitong programa. Napakaganda ng Vacation Bible Experience dahil sa fun-filled activities ng mga kids while learning the Bible verses and getting closer with Jesus. Sobra ding natuwa ang mga kabataan sapagkat ito ang naging unang malaking aktibidad na kanilang nasalihan simula ng pandemya, at dahil dito ay nakatagpo sila ng mga bagong kaibigan.
Nag-enjoy po ako sa activity dahil nakakita po ako ng new friends at nakatutunan ng bagong lessons about kay Jesus. And my favorite station is Game Station. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito po si Josemel para sa Hope Today, NTUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tiling ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na NPUC News sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.